tingnan nyo naman ang buhay, oh. Dati, papraning-praning lang ang karamihan ng mga roles niya sa pelikula. Ngayon, gobernador na ng Laguna. Pero bago nyo sisihin ang mundo ng politika sa kanyang naging tadhana, kilalanin natin na mabuti si Governor E.R. Ejercito, dahil tila nasa kanya ang huling halakhak. Gob, paliwanag mo, Gob. Nasaan tayo ngayon? Anong building ito? Parang pang-asyong-asyong talaga to. Ito yung old Capitol building. Mm-hmm. Ito yung unang Kapitolyo. 1942 ito. Mm-hmm. At ngayon, nasa Santa Cruz, Laguna tayo. Tama? Santa Cruz, Laguna. Dito rin, sa likod nitong building na to, dito kayo nag-office, Gob. Ginagawa ang office ko sa second floor. So ngayon, itong building na to, Gob, nire-rehabilitate. Nire-rehabilitate. This mm-hmm. is more than 100 years old. Eh. Wow. 100 taon na ang mm-hmm. edad nitong building na ito. Kaya nire-restore ko to its back to its old glory. Mm-hmm. Uy, mga tol, magandang gabi. Siyempre, I'm sure, kilalang kilalo niya na ang bisita natin ngayong gabi dito sa Wasak. Walang iba kundi si Emilio Ramon Ejercito, a.k.a. George Estregan with the J or George Estregan Jr. with the G. Ang nag-iisang asyong salonga, ang nag-iisang governor ng Laguna. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi at magandang gabi sa nanonood ng Wasak. Yan, sir. Signage natin. Bagay na bagay dito yan, sir. Gov, paliwanag mo nga muna, kailan mo ginagamit yung ER, kailan mo ginagamit yung George Estregan with a J? Ang aking screen name, base sa isang court order, George Estregan. Mm-hmm. Pero pwede rin gamitin ang Emilio Ramon Pelayo Ejercito III. Mm-hmm. Ang aking palayaw ay ER. Pero ang mga friends mo call you ER. ER lang. Or George. Mm-hmm. George. Ngayon, iba na, asyong na tawag sa akin. Asyong na. Parang mas bagay ngayon asyong, sir. Okay, sir, congrats. Ha. Mukhang 11 awards sa Metro Manila Film Festival. Oo nga, 11 lang. Eh. Mamaya natin pag-uusapan yung kontrobersya about certain matters. Pero kamusta yung asyong pala? Magkano ang kinita niya ngayon so far? Nakaka 50 million na kami. 50 million? Ang okay. Puhunan dito, ayon sa mga producer ko, ay 75 million. Sa tingin mo ba yung performance ng action, both critically and financially, in na meet yung expectations mo before and after? Ako ay mapalad dahil nakatagpo tayo ng isang producer, itong Viva Films, at saka ang Cinema Concept International, na hindi silang titipid. Mm-hmm. Wala silang pakialam kung ito'y kumita o hindi. Mm-hmm. Ang importante, makatulong sa napakaraming walang trabaho sa degdeg ng pelikula, mm-hmm. pelikula Pilipino. At pangalawa, makatulong sa industriya natin, maibangon nito, makagawa ng action film na pwede nating ipakita sa abroad. Mm-hmm. At pangatlo ay para po maibalik ang action film dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Oo nga, sir. Kayo lang yata nagbigay ng panibagong trabaho kay Amay Bisaya. Marami tayong natulungan dito ng artista. Mm-hmm. Si John Regala. John Regala. Si Barry Nanalong Best Supporting Actor. Apo. Mm-hmm. Yan na po ang gagawin natin taon-taon. Gagawa tayo ng isa hanggang dalawang pelikula para makatulong sa napakaraming walang pelikula. At mga extras natin galing sa Laguna lahat. Gob, sinasabi nila na mukhang genuine action film yung asyong. Hindi lang kasi basta sa sequences, pero it's the only film na napanood natin in recent history na malalaki yung tiyan ng mga artista talaga. Yun ang tunay na. Pinapakita natin ang totoo. Yun naman talaga yun. Ang itsura ng Tondo noong 1945 hanggang 1951. Mm-hmm. Gob, pakikwento lang, gano'ng kahirap i-shoot yung asyong? Talagang binusisi namin ng pelikulang ito. No? Mm-hmm. Nag-shooting kami 9 months at 40 days dahil nahirapan kami sa weather. Uulan, iinit, iinit, uulan. Tapos nahirapan din kami sa schedule ng mga artista dahil bibigatin din ang ating mga artista at may pangalan, sikat din. Schedule pa palang, Gob, mabigat na eh. Napakahirap. Ako, nakakapag-shooting lang ako once or twice a week. Mm-hmm. Dahil ang priority ko naman magiging gobernador na Laguna. Mm-hmm. Kaya talagang hirap po kami. Gov, merong asyong, siyempre, lumabas ang iyong uncle, si Erap Morig, di ba? 1961. Pangulong Erap. Meron naman 1990 yung ikalawang kabanata. 78, si Rudy Fernandez. Rudy Fernandez. Tapos may isa pa napanood ako, nakita ko 1990. Yung ginawa ko, 99. 99, okay. Kaya ito'y pangalawang beses kong ginagampanan ang papel ni Cassio Rodriguez Salonga. Mm-hmm. Ako ang sumulat ng story nito eh. Ah, ganun. At tumulong ako sa screen. Mm-hmm. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? Yung unang mong version, pangalawang version? Yung panahon ni Pangulong Erap, maganda na yun sa panahon na yun. Yun din ay black and white. Mm-hmm. At medyo drama ang tema. Mm-hmm. Hindi na ipakita gaano ang mga action scenes. Mm-hmm. Ang panahon ni Rudy Fernandez noong 78, action na andating. At noong 1990 naman, ang panahon ko, action na rin andating. Mm-hmm. Pero dito, sa ika-apat na version, untold story. Mm-hmm. Lahat ng hindi nasama sa tatlong version, inaisama natin dito. Gob, sa iyong pag-aaral, ano yung meron sa totoong asyong na karakter na sa tingin mo meron ka sa iyong pagkatao? Alam mo, coincidence, no? Ang birthday niya, October 11. Mm-hmm. Ako, October 5. Mm-hmm. Kaya halos magkadikit ang aming birthday. Mm-hmm. At siya'y pinatay, October 7, 4 days before his birthday. Palagay ko, pareho kami ng pag-ugali bilang isang libra.
eh, balanse ang aming pag-ugali. Si Asyong daw, totoo ang buhay na may walong asawa. Sa pelikula, imbes na walo ang asawang pinakita namin, apat. Si Carla Abiliana, kumanap sa papel na Fidela, siya pinakasalan. Ah, yung iba hindi naman asawa yun, kumbaga parang yung iba friends. Ay girlfriend. Girlfriend. Si Valerie Concepcion, ang papel niya, ay si Melly. Si J.C. Parker. Si J.C. Parker naman si Fe. Tapos si Paloma, meron ding magandang role bilang isang teacher na naging girlfriend ni Asyong. Teacher talaga si Paloma. Hindi ko alam kung marami na nakapagsabi sa'yo na to, pero henerasyon namin, lumalaki kami, eh meron ka ng cult following. Kasi sa akin, handa ng isang mahusay, malupit ng artista, kahit ilang segundo, ilang minuto ka lang lumabas sa screen, at kahit patay mo yung karakter na yun, tumatatak pa rin. Yung kainitan mo ng mga siguro mga 90s as character actor, may ganun kang dating, Gov, eh. Either drug pusher, addict, kontrabida, at kung ano-ano pa man. Demonyo. Demonyo, incarnate, parang tapos na yung pelikula. Minsan nakakalimutan mo yung bida, pero hindi mo nakakalimutan yung kontrabida. Pakikwento nga sa amin, Gov, kung naaalala mo itong mga pelikulang to at gano'ng kahirap yung preparasyon mo para sa mga characters na ito. Ako naman, bago ako gumanap ng isang role, masusi kong pinag-aaralan ang character. Halos lahat ng character nagampanan ko na. Sa katunayan, matagal na ako sa daigdig ng pelikula. 28 taon. 150 pelikula na aking nagawa. 150. Pero halos lahat, eh, demonyo ako. At kontrabidas, bandidos, hanggang public enemy number one. Nakagawa naman ako 13 pagbibida. Okay. Yung Asyong Salonga nga, Okso Sige Sige, Bala Sputnik, Cuatro Cantos, Bibit Boys, Sangano, at marami pang iba. Bagamat ako'y bida, eh demonyo pa rin ang dating. Ano bang meron dito sa mga pinipiling mo mga characters, lead roles? Bida ka na pero flawed hero yung mga pinipili mo. Anong fascination mo? Mas mahirap eh, ang papel ng mga ginagampanan ko. Kasi nakita ko lahat ng artista ng panahon ko. Eh, lahat nagpapagandang lalaki. Kaya ako, versatile actor ako, marami akong improvisations na ginagawa. Sa itsura, sa boses, ginagawan po natin ng paraan para maiba ang aking karakter. Sir, speaking of hindi kaganda ang lalaki, ito naman siguro ang prime example niya. Pwede na ba sa Asyong to, sir? Kunyari mag-part 4-5. Pwede. Idol ko rin to. Ano mo naalala mo kay Governor? Parang mahilig siya sa punk eh. Parang punk na... Oh, kayo lang yata yung nakita ko, nag-mohawk on it. Oo, gumawa ako ng pelikula. O, saan galing? Pwede ba makarinig ng gano'n? Bahala Sputnik yun, yung nakamu... Gov, itong mga paro-parong bukid, anong role mo rito? Kasama kong tatay ko, kapatid ako ng tatay ko rito. Sa dami ng pelikula ko, 13 lang ginawa kong bida. Pang 14 na itong Manila Kingpin, Asyong Salonga Store. May lalabas pa, Gov, yung El Presidente? Oh, yung El Presidente, the Emilio Aguinaldo Store. Gangster din ho ba si Aguinaldo? Sabagay, pagka-gangster ko, tatanungin mo yung mga taga-tundo, no? Itong Manila Kingpin, ito ay isang gangster movie, all-out gangster movie, full action, na filmed in black and white. Ito namang El Presidente, the Emilio Aguinaldo story, istorya ng unang pangulo ng ating bansa, who was responsible for the first Philippine flag, national anthem, Philippine constitution, at marami pang iba. Napakarami ng pelikulang ginawa tungkol kay Jose Rizal. Ngayon naman, ang kauna-una ang pelikula tungkol kay General Emilio Aguinaldo. Marami kayo Emilio sa pamilya ninyo, Gov. Galing kay Pangulong Emilio Aguinaldo ang aming pangalan. Si Don Emilio, tatay ng tatay ko. Tatay ni Herap, ay Emilio din. Don Emilio. May mga pamangkin ka rin na Emilio rin. Fine Arts student pala si Igo, no? Sa UP. Fine Arts student sa UP, elementary, high school, Lasal. Matutusin mo, konyo si Gov, eh. Lasagan Hills. Diba? Lasalista si Gov. Peace Corps, ano yun, Gov? Ang 19 yun? Graduate ako ng high school, 1981, Lasal Green Hills. Naging kaklase ko si Joey De Venecia. Ah, talaga? Si J.T.E. Dill, at saka si, nung grade school naman, si Senador Kiko Pangilinan. College? Sa Universidad ng Pilipinas, UP Diliman. Nag-aaral ako ng advertising and visual communications. Nagamit nyo ba yun, Gov, yung pinag-aaralan ninyo? Advertising and visual communications? Opo, ng mga posters ko, ako nag-design mismo. Kahit ito po hanggang ngayon, kaya po nag-design ito? Ako nag-design yun, ako nag-design. Pero nag-aaral din ako ng local administration and community development sa National College of Public Administration. Nakita ko si isang pusher, nominado na naman kayo for Search for Outstanding Public Servant. Hindi, paralo na ako nun. Nanalo na kayo yan? Congrats! Ako ang unang governor na binigyan ng parangal ng Civil Service Commission at ni Pangulong Binigno Ninoy Aquino, the third, ng Presidential Lincoln Bayan Award. Ito po yung pinakamataas na parangal para sa isang elected official o public servant leader. Seryoso pala si Gov, no? Totoo siya, eh. Grabe mga balita ngayon. Hindi pa sikat, laos na. Grabe na itong mga to. Pasabog. Wala yan. Luma na yan. Anong luma? Eh, kabibili ko lang na ito. 2012. Kanina ko lang binili ito. Eh, kahapon pa yan. Ayon dito sa Twitter ko. Luma na yung mga istorya yan dyan.
bago yung iPad mo. Samantala ng bata ako, ni bisikleta, di mo nga ako mabigyan eh. Di nga nila yung mga kaklase ko, di nga nalagyan ng step nut para hindi ako makakas. Tapos ikaw, meron kang iPad! Bigay lang to? Bigay? Sino naman ang bibigay sa'yo niyan? Sa sugar hipag ko yan. Sugar hipag? Grabe ka! Ampon ka naman eh. Naging mayor kayo ng Pagsanhan 2001 hanggang 2010. Siyam na taon. Siyam na taon. Misis ko ngayon ang mayor. Mayor Maeta Ayers. Matating artista din. Aba, isang leading lady ko sa Asyong Salonga noong 1988. Crush na crush namin yan, Gov, dati. Si Maeta. Malaki pamilya niyo, Gov. Pero sino mga tito mo ang pinaka-close ka? Si Pangulong Erap Estrada. Ako'y inuturing niyang isa sa mga paboritong pamangkin. Inuturing ko naman siyang pangalawang ama. Nagmula na namatay ang aking ama na si George Stregan Sr. noong August 8, 1988. Saka yung Tito Jessico, Elcito. Malupit na producer yun. Yung pasikat kala Alma Moreno, Lorna Tolentino, Matrixia Gomez, Chanda Romero, at marami. Saka nakuha din niya yung sa tatay niya, yung tawa. Oo. Yan o, yan o, yan o. Gov, kamusta yung buhay, Governor? Eh, kumpara natin nung mayor ka lang ng Pagsanhan. Paano nagsisimula araw mo? Ano oras nagtatapos sa araw mo? Halos wala tayong tulog eh. Mm-hmm. Dahil araw-araw, ang aking telepono, bukas 24 oras. Mm-hmm. Kulang yata ang Gobernador. Na inaabot ng alas 3 na madaling araw. Sa dami ng ginagawa. Sinasabi nila, no? Nag-iiba na yung itsura ng Laguna. Sinasabi na iba, parang ang traffic na doon ngayon. Hindi nagtatraffic dati sa Laguna. Paano ba natin babalansin, Gov, yung modernization na tinatawag versus yung old school charms ng probinsyang ito? Ako'y nalagi nakikipag-uugnayan sa mga punong bayan at punong lungsod para maisaayos ang lahat ng mga problema, lalo tigit sa trapiko. Ako'y mapalad through a public-private partnership. Maumpisa na po ang aming matagal na pinapangarap at minimiti itong a bypass road magmula Calamba City, Canlubang, tatawid ng Los Baños at magtatapos sa Bae. Kasi grabe na po ang traffic sa Calamba eh. Oo. At saka sa Los Baños. Kaya itong public-private partnership program namin sa tulong ni Pangulong Pinoy, ng NEDA at ng DPWH, matutuloy na po hopefully by second quarter this year. Para mabilis po, ito'y bahagi ng Save the Laguna Lake Rehabilitation Program. Ang kalyeng ito, 22 kilometers, 5 bilyon ang proyekto. Governor ka ngayon, ano? Tapos may lumabas kang pelikula. May nagsasabi na nangangamoy itatakbo ka raw, Senador. May ganun? Hindi. Matagal pa. Sa kasakali, sa 2019. Ngayon, gusto kong tapusin ang aking termino, tatlong termino bilang gobernador, 9 years. Ano ba number one problema ng Laguna nung pinasok niyo itong governorship? Napakaraming problema, no? Pawindang-windang ang budget ng Kapitolyo. Hindi na ibalanse ng mga dating namumuno ang ating expenditures at revenues. At maliit ang budget ng Kapitolyo. Kaya ngayon, kinomputerize ko ang buong pamalang lalawigan, ang tawag doon e-governance software, pagbayad ng tamang amilyar, property tax administration, business permits licensing system, at geographic information system. Pinaperfect ko na rin ang tax mapping at land use para tumaas ang aming taunang kita from 1.7 billion to 2.4 billion hopefully by next year. Gov, mukhang maano ka sa teknolohiya, no? Kasi mga kapatid, bago itong interview to, si Gov ay namigay ng scholarship sa computer, computer literacy. Meron tayong kulang-kulang 10,000 scholars. Na binibigyan ko po ng 10,000 pesos a year. 5,000 pesos per semester. Teki ba kayo? Mahilig kayo sa mga gadgets, ganyan? Well, yung mga anak ko, mahilig. Pero ako, ina-upgrade ko na ang Kapitolyo. Ang pasilidad, ginagusto ko maging state of the art. Pati yung mga Wi-Fi cameras, ini-install na namin. Itong lumang building na to, Gov, lalagyan ng Wi-Fi ito. Okay. Yung buong provincial capital, walang hektarya ito. Wi-Fi ready po ito. Kaya maraming mga estudyante ang pumunta rito para magkaroon ng libre access sa internet. At saka namimigay na rin ako ng e-art tablet. Kauna-unahan sa Pilipinas at sa buong Asia. Ano yun? Electronic reader, easy reader, galing. Education Revolution, ER Rizal tablet. Pag binuksan mo yung tablet, nandito yung litrato ni Dr. Jose Rizal. Ito yung parang iPad yan. Na dinisenyo ni Steve Jobs. Nakita ko sa balita yan nung 150th ni Rizal. Gusto natin maging simple kasi ang buhay ng mga estudyante. Binabawasan natin ang pagbili ng mga libro, i-upload na lahat ang curriculum, ang mga laman ng libro sa loob ng iPad. Para hindi na sila magbuhat ng mabibigat na bag na may mabigat na libro. Ito na lang, no? State of the art. Mabilis. Tapos may insurance kung sakaling ibenta o isang la. Ah, ganun? O yung mawala, merong safety net. Maganda yan, Gov. Lagyan ng mga clips ng Asyong Salonga sa dulo. Pwede i-play yung video.
Nung lumalaki ka ba, sino yung mga idol mo maliban kila Erap at malamang FPJ na rin? Ang tatay ko, si George Estrega. Sa international film market mo, ay si James Dean. James Dean. At Marlon Brando, Al Pacino at Robert De Niro. Gob, hindi ba mahirap nung lumalaki ka, nakikita mo yung si Erpat, father mo? Ang mga ginagampan ng mga roles ay kontrabida. Medyo gagahasa, pumapatay ng tao, mga ganun. Wala bang epekto sa iyo nung bata ka? Parang hindi mo tinatang sarili mo. Bakit ngayon si daddy? Well, naintindihan ko na rin kasi nabuhay ako sa daigdig ng pelikula, television at entablado. Nagampanahan ng tatay ko lahat ng papel. Naintindihan ko na bandang huli dahil nung bago siya mamatay, nakasama ko rin siya sa ilang pelikula at television shows. Kaya naintindihan ko na siya isang versatile actor, nagaling siya mag-improvise sa kanyang acting. Na-achieve niya ang excellence in his craft as an actor. Kaya ako, nung panahon ko bilang artista, nung kasabay ko sila Robin Padilla at John Regala, pinakita rin natin ang galing natin bilang isang versatile actor. Para mas mahirap nga yung gob eh. No, kahit anong papel, kaya ng kampanan. Iba-iba itsura, iba-iba ang buhok, minsan kalbo, minsan mahaba, minsan tumahok, iba-iba boses, ang damit. Ano yung mga tips na binibigay sa'yo ng father mo habang yung lumalaki kang nag-aartista? Basta maging natural lang, maging natural. At kung meron kang karakter na gustong gayahin, pag-aralan mo yung karakter. Ibig sabihin, Gob, yung mga demo-demonyo roles sa'yo, medyo natural mo yun? Pinag-aaralan natin. Pero nangangati ako eh. Gusto kong marinig si Gob in person na kagwaga. Paano yung Gob? Pwede bang pasample naman? Mabawasan tayo ng photo. Hindi, ano naman yan? Sining naman yan. Sining naman? Art naman yun, Gob. Inaantay ko nga sa Asyong yun, Gob eh. Na, hindi pwede. Malumang na yung magsalita si Asyong. Pero ang galing ng timing ng Asyong eh. Kasi ako, tagal ko din nakakapanood ng action movie. Yung tunay na lalaki na pelikula. Correct. Tagal eh. Maswerte ang production namin, napasama kami sa festival. Ito'y para sa international release naman. Maswerte kami at nagbigay si Robin Padilla at saka si Nora Honor. Nakapasok yung pelikula namin. Imbes na walo, naging pito. Oh, Jun. Oh, may problema ka na naman, ah. Hindi ko alam, gusto ko pulutanin, eh. Eh, dami-dami pwedeng makakain dyan, oh. Sawa na ako, eh. Sawa ka na? Kaya ano ba gusto mo? Yung simple lang lutuin, at saka simple lang yung lasa niya. Okay, sandali lang. May solusyon ako dyan. Tawagin ko na yung bayaw natin. Mga bayaw. Andiyan pala yung mga bayaw natin, eh. Ay, mga bayaw. Welcome na naman sa isang episode ng... Wait. Pulutan, Wasak, Espesyal. Okay. Yeah. Ano ba yung pahanda mo sa amin ngayon, Jun? Dali lang, ha. Tatawagin ko na yung bayaw, ha? Bayaw mo. Okay. Oh, Lord. Ito yung bayaw ko, Lord. Oy. Hindi ko nga Bayo. Bayo, anong pangalan mo, Bayo? Edgar Valero, sir. Bayo mo, hindi mo alam ang pangalan. Nakalimutan niya. Nakalimutan ko na, Bayo. Sobrang dami kong Bayo. Okay, Bayo. Ano to? Hotdog yan. Tutumugin natin. Okay. Saktong-sakto to. Iniyaw na hotdog, mga Bayo. Comfort food, mas okay yan kaysa sa piniprito dahil healthy. Kasi medyo mataas sa cholesterol mo, Bayo. Pwede ba to sa beer? Pwede yan. Pwede sa beer? Okay. Bagay na bagay. Ano ba natin gagawin niya ngayon? Teka, ikaw'y kumuha nito eh. Pero ito, simpleng-simple lang mga Bayo. Una, kailangan lang natin kumuha ng sariwang hotdog. Tapos, gagawa natin siya ng mga hiwa. So, pag ganito kalaking hotdog, okay. Mga bayaw, tatlo para I love you, kunyari, di ba? O, yan, o. 1, 2, 3. Tapos, siyempre, para swabing ihaw natin, tutuhugin natin na stick. Ganyan talaga, may kasama talagang langgam yan. Kasama talaga yung langgam yan. Oo, pampasarap yan. Ayan, o. Simpleng-simple lang, mga bayaw. Hotdog on a stick. Pagkatapos na itong ganito, natuhog na natin, ano pwede natin gawin dito? Mas maganda, ihawin na natin. Lalagay natin dito. Teka, ano ginagawa ng hito dyan? Ba't may hito dyan? Ayaw mo na lang siya dyan. Yan ang bantay dyan. Bantay, ikot-ikot. Talaga parang mantika yan, ganyan. Pwede rin. Ito, mantika to. Ah, pang base, kumbaga. Pang base yan, oo. Yeah. Parang di dumikit-dikit din, at no? Parang di manoyo. Sakto yan, mga bayaw. Pero mga bayaw, lalong-lalo na yung mga matataas yung kolesterol sa inyo, mga bayaw. Daan-daan lang po sa mantika. At saka pang bayaw ba talaga itong hotdog? Oo, tol. Hindi lang pambayaw, panghipag pa. Parang malaki, maganda katawan ng bayaw mo, okay. Jun. Maganda kayo katawan. Sagad ako sa hotdog. Sagad sa hotdog. Bayaw, patingin naman ang katawan mo, bayaw. Ang ganda nito, bayaw. Ay, pamamawis-mawis pa, bayaw. Dapat yung mga bayaw, di ba, sabi natin, walang abs. Okay lang na may abs. Okay, gumagalaw-galaw pa, bayaw. At saka dapat may ganitong alahas. Yan, gold bayaw. Chain. Importante yan. Okay. Mga bayaw, pag medyo kumukulong-kulong-toy na yung balat ng hotdog, medyo ibig sabihin okay na yun. Saka alam mo ba itong bayaw natin? Yung airpads yan, nagpipili ko lang dati. Ah, ganun? Oo. Sige nga, patingin. May picture ka ba dyan, bayaw? Picture ko lang. Sa loob. Hindi pa ko. Kunin ko muna, sandali. Yung best ka nag-workout sa isang linggo, bayaw? 4 times a week. 4 times a week? Patindi yan. Ang mga malaking kita ni bayaw. May belt bag eh. May belt bag, oo. Yan ang bag ng mga bayaw. Biyanan mo, bale. Ah, ito yung picture ng biyanan ko. Oh, pakita natin sa mga bayaw natin. Bayaw? Kapila.
Sino naman yan kayo? Yan yung si Big Solo. 19 na to, 50s. 70 siya. Kasabay ni Asyong yan. Asyong? Joseph Nera. Ito, okay na to eh. Bumuka na. Bumuka na, pwede na si Dulo. Akin to, nasa dulo, bayaw. Ito, akin to. Ang tanong dito, ano bang magandang sauce dito? O rekta na to? Ketchup. Ketchup, bayaw. Kukuha ko muna kayo ng ketchup. Kita niyo mga bayaw, ha? Hotdog, simpleng-simple lang. Comfort food, binabalik tayo sa alaala ng pagkabata, mga bayaw. O ito, ketchup. Ketchup, ayan. Siyempre, dapat masarap yung ketchup mo. Oo. Imposibleng kumain ng hotdog pag walang ketchup, lalo na yung mga bata. Okay? Okay, o bayaw, pasaw-saw, ha? Okay. Okay. Cheers, cheers, cheers. Bayaw, bigyan mo naman ang feeling kung pagkagat mo ng hotdog. Tapa. Tamang desisyon nga ito, hotdog. Nakakatawa na yung palaging mga kuluta na ano eh. Importante sa hotdog, magandang brand. Yung hindi bocha. Ayan mga bayaw ha, sana may natutunan kayo kahit napakasimple lang ito. Ang pag-ihaw ng hotdog ay isang sining mga bayaw. At yan na naman, ang isang episode ng Pulutang Wasak Espesyal o Kwe. Kwe. Cheers, cheers. Lakad kaya ta? Wala po. May lakad ka? Wala nga po talaga. Pala yung pabango mo eh. Tsaka parang alam ko yung pabango yan ah. Parang jubang ko yan ah. Grabe na kayo. Parang jubang lang. Pagdadabot nyo pa. O ayan! Saksak mo sa baga mo! Ba? Padamot! Pinaligo mo na at lahat, saksak mo sa baga ko. Inubos mo na nga. Damot pa. D.O.M. Hey! 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 Gob, suungin na natin yung medyo masalimuot na issue, no? Okay. Yung original cut ba, gano'n siya kaiba dito sa pinalabas sa sine? Yung director's cut kasi is 1 hour and 55 minutes. Okay. More on drama, kulang sa action. Na-disappoint ako dahil kinawag ko ang mga maraming kaibigan natin sa industriya para panoorin yung pelikula. Maganda ang mga visuals, pero drama ang dating. Gusto ko kasi hard action at mabilis ang pacing. So, nag-usap kami ni Direct Ticoy Aguilos at sinasabi niya sa akin na mas maganda yung director's cut for international release. Nire-respeto ko yon at sabi ko naman sa kanya, pagbigyan mo ako, magdadagdag ako ng 2 shooting days, eh hindi naman siya ang nagdadirect ng action scenes. No? Ang nagdadirect ng action scenes dito sa local ay si Eric Torrente. At sa international film market naman, kinuha namin si Seng Kawi from Thailand. Yung nagdirect ng Ong Bak, Bangkok Dangerous, Tomb Raider at Scorpion King. So maganda po ang naging 2-day shooting at ito ay pinalabas for 2 minutes only on screen. Sabi ko kay Direct, na-disappoint din ako sa editing at sa music. So kinuha namin ng mga batang editors. Sila Jason Kahapay, Ryan Orduna and company sa We Love Post para pagandahin ang editing at music. Kinuha namin si Jesse Lesaten. At sa theme song naman si Mr. Eli Bendia at ang Glock 9 or La Paloma and Hari ng Pinto. Nabanggit ko naman kay Direct Yung mga dagdag. Ito yung mga dagdag. Okay. Nabanggit ko naman kay Direct ko yung mga problema. At sabi niya sa akin, okay Gov, pagod na ako sa Asyong Solonga. Okay. 9 months na tayo shooting, 40 days. Pagod na rin ako sa Cine Manila. Pagandahin mo na lang. Kaya pinaganda namin. Nagkaroon lang ng problema bandang huli. He wanted his name taken out from all the advertising materials. Gov, kung okay lang naman pala siya, bakit siya nagagalit ngayon? Yun ang hindi ko maintindihan. Pero saludo ako direct dahil sa local counterpart nila, Quentin Tarantino, Ryan De Palma, Martin Scorsese. Emilio din ba, Gov? Siya rin yung tumira ng Emilio. One week. Paano yan, Gov? At may naglabas siya na statement noon na parang mukhang hindi niya na yata itutuloy. Kung gano'n ang sitwasyon. Walang problema. Hindi naman ako mawawala. Siya mawawala. Gov, nagdedirekto. Baka pwedeng... Katagatondo rin ako, Gov. Gov, sinong plano niyo ipalit para mag-direct itong Aguinaldo na pelikula? Pinakausap na namin si Mario O'Hara at saka si Director Rico Gutierrez. Magta-tandem sila, malamang director. Isang senior, isang bata. Para merong old book at stylized new wave of directors. Wala namang barilan dito sa Aguinaldo, Gov? Marami. Marami? Dahil ito'y istorya na revolusyon na naipanalo ni Aguinaldo dito sa Pilipinas. Gov, may mga nagtatanong din. Wala namang kayong pinagdagdag na eksena ng hinahalikan niyo si Carla Avellana? Wala eh. Parang director ang nasa script po. Nasa script po. Pero nagbilang ko, mga 48 times daw. Pinaputol ko nga, sumobra dami.
Ah, maswerte siya dahil maganda role niya. Gob, kung palilistahin kayo ng top 5 greatest movies of all time ninyo, Pinoy o foreign, ano yun? Limang yun. Una, Godfather, Scarface, Heat, Rebel Without a Cause, at saka ni Marlon Brando, Street Carney Desire. Carney of Desire. Sa local naman, local. Tatlong Taong Walang Diyos ni Mario O'Hara. Ba? Oro Plata Mata ni Peke Galiaga. Rizal Sudapita ni Tikoy Aguilos. Maganda rin po para sa akin yung Sir Rizal ni Marlon Villasabaya. Maganda rin para sa akin yung ginawa ni Cesar Montano ang bida. Murami. Mahilig kayo sa mga parang medyo epiko yung scope. Oh, classic. Kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito eh. Gumawa na tayo ng quality film para sa mainstream Philippine cinema. Kaya lang, quality film ay pagmalaki sa abroad. Kasi ang pinapalabas ng mga pelikula natin, puro pito-pito eh, sa abroad eh. Kinatangkilik naman ng mga foreigners. Sa Cannes, di ba, sa Berlin, sa Busan. Ang pinifeature nila, puro tungkol sa prostitution, puro tungkol sa kahirapan, corruption in government, illegal gambling, kung ano-ano pang negatibong imahin ng Pilipinas. Kaya alam naman natin, ang tingin sa Pinay ng foreigner, mababa. Kung hindi prostitute, domestic helper. Nasira pa tayo dito sa ano, sa Manila hostage dito sa Luneta. Diba? Kaya dapat eh, positibo ang ipakita po natin. Pero kaya ba gawin ang asyong yun? Go. Ang asyong kasi, kahit isang gangster movie ito, pinapakita nito ang kultura ng Pilipino. Kaya nga kami nanalo ng Gatpuno Villegas Cultural Award. At may lesson ng pelikulang ito. Unang-una, crime does not pay. Pangalawa, he who lives by the gun dies by the gun. At ang pangatlo, may kasabihan dito na hindi makakalimutan na sinabi ni Asyong bago siya mamatay. Masarap mamatay sa kamay ng kaaway, masakit mamatay sa kamay ng kaibigan. Gob, hindi ko rin alam kung inabot ito ng mga henerasyon ngayon. Pero lingid sa kalam ng marami, mga kapatid, si Governor ay dating naging newscaster din sa IBC 13, sa IBC Headliners. Oo, naging newscaster ako, broadcaster ako ng isang taon. Bago ako mag-mayor, taong 2000. Medyo kasabay niyo nun sila, Precious Hipolito. Precious Hipolito, Snooki Serna. Kaya madami akong Amerikano eh. Ah, ganun ba? Ibang kulay. Ano naman naisip niyo, Gob? Bakit niyo gusto maging broadcaster? Hilig ko talaga eh. Hilig ko ang pagiging artista sa entablado, television at pelikula. Hilig ko rin maging broadcaster. Binigay ko lang hilig ko. Eh, Gob, nung tumatakbo kayo, di ba? Nakita ng mga tao, ito'y gumaganap na na, ganun. Paano mo na ipahatid sa kanila na hindi ako yung napapanood ninyo sa pelikula? Nakatulong pa nga sa akin eh, yung pagiging artista dahil 28 years akong gumawa ng pelikula. Nung ako'y nagpapaliwanag na ng aking programa de gobyerno sa Entablado, sa iba't ibang barangay sa kampanya, sa buong lalawigan ng Laguna, pinapaliwanag ko na ako po yung lagi niyong napapanood na mukhang demonyo sa pelikula. Pero sa totoong buhay po naman, pinapangako ko po sa inyo na ako'y magiging Anghel de la Guardia ninyo dito sa lalawigan ng Laguna. Pero wala naman yung mga nangungulit o nagre-request kagaya ng pangungulit niya sa'yo. Yung... Sa pangako. Di ba talaga pwede ko? Lahat eh, nagampanan ko na eh. Lahat nagampanan ko ng papel. Pero lingit sa kaalaman ng marami ah, naging sakristan din pala kayo nung araw. Naging sakristan ako, walang taon, sa St. John the Baptist Church sa San Juan. Munti nga ako mag-lay minister at magpare. Pagka ngayon, sobrang religyoso talaga kayo. Opo, tayo ay deboto ng Virgen Maria, Our Lady of Guadalupe at Our Lady Perpetual Health. Yun ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin. Sumasama din ako taon-taon sa mga retreat. Prayer in silence ng Opus Dei. Kaya Opus Dei ka, talagang madasalin po, madasalin. O Gob, speaking of madasalin, ano, bago niyo nakilala si Mrs., sino yung mga artista na hinahangaan ninyo noon? Crush na crush ninyo? Ah, marami po ako hinahangaan. Both yung nakikita mo o yung nakakatrabaho mo din? Nakatrabaho mo? Eh, nung kapanahon na namin ni Robin, nung kami nag-uumpisa, ang mga sikat noon eh sila, Sharon Cuneta, Snooki Serna, Maricel Soriano, Tina Bonnevie. Kaya yung Sharon Cuneta ang pinakasikat noon. May mga naligawan ka ba sa mga co-stars mo nun? Sa madaling salita, may naging chicks ka ba, Gob? May mga naging girlfriend. Pero secret. Eh, baka pwede ako bigyan ng tip ni Gob. Paano ba magbahal, Gob? Dapat ikaw ay malambing, mapagbigay, at dapat lagi kang magalang sa babae. Eh, Gob, paano to ang biso niya magmahal? Magmahal? Dapat pag naging girlfriend mo na, o kaya nalahian mo na, Huwag mong iiwanan. Karma yun. Maraming sa mga artista, maraming asawa. Di ba? Eh, lahat ng mga sumikat halos na artista sa atin, kung napapagitan ang mga pangalan, maraming asawa, maraming anak. Ang ginagawa ng mga taong ito, hindi nila iniiwan ng asawa, hindi nila iniiwan ng mga. Importante, kapag ito'y nalahian mo, ito'y susustentuhan. Ang ganda ng term. Addition, not subtraction. Ayan, tama. Ayun, narinig mo yan. Ayun. Parang si Asun sa long time. Lahi. Parang si Asun sa long time. Hindi ka pwede manglahi ng iba. Hindi, pwede manglahi ng iba. Huwag mo lang papabayaan. Hindi, kung Muslim ka, hanggang apat. Ah.
Pero si... Tama pala yung choice ni Robin, no? Oh, si Mrs. Number 1 ang mamimili ng pangalawa, pangatlo, pangatlo. Ayun, problema ron. Pero kung si Haring Solomon ka, eh walang bilang yun. Kahit ilan. 1,000 naging asawa ni Haring Solomon. 2,000 naging anak. Ito na ang top 5 na paraan para mapansin ang iyong pelikula sa Metro Manila Film Festival. Sa number 5, huwag nang gumawa ng original na titulo. Makikabit na lang sa isang franchise tulad ng Shake Panday ng Inamong Kabisote Part 17. Sa number 4, huwag kalimutang gumawa ng gimmick. Pag-awayin ang bida at ang direktor at ang producer o ang bida at ang producer bago magsimula ang film fest. Sa number 3, intrigahin si Chris Aquino para libreng publicity. Sa number 2, gawing PR consultant si Manay Lolit Solis at kuning abogado si Attorney Topacio. At ang number 1 na paraan para mapansin na yung pelikula sa Metro Manila Film Festival, simple lang, gumawa ng matinong pelikula. Ang big time na tayo ngayon, ha? Siyempre naman. Puro dollars yan. Paldo. Paldo, ha? Ikaw, walang balila. Ayos naman. Tumataba ka na, ha? Oo naman. Nag-gym tayo, eh. Ito po, wala kasi. Kaya ka mag-gym ka na, hindi naman gym mo. Hindi naman, walang kasi. Smart. Diba? Ayos, ha? Itay, sino naman siya? Siya yung chairman Rafael ng kinikwento ko sa'yo. Ah, siya ininom ko, di ba? Si Chupaing. Oo! Oh, Chupaing ako. Kita! Oh. Chupaing! Siya nga! Ako yung Chupaing mo! Siya nga yung Chupaing ko! Kumusta na po, Chupaing? Okay lang. Chupaing ko to! Oo, oh, siya nga si Chupaing mo! Ako ang Chupaing mo! Okay. At Chupaing, kumusta? Big time okay lang. Alam mo, nabalitaan ko, magdadastro kayo mag-away na magami. Damot kasi itong tatay ko eh. Parang juban lang. Pinagdadamot pa. May dala akong patalubong sa'yo. Pa-ere, talaga? Na magalit. Ito. Ah, ganda, Juban. Mask yan. Paborito namin ito yan. Talaga yung Chupaing ko, no? Ito, yung Chupaing mo! Chupaing mo yan. Pera, gito mo. Mabalik tayo sa asyong, ano? Dapat may trophy kang hawak ngayon. Pero... Marami naman. Nahawak ko yung best picture. At sila yung Gatpuno Villegas Award. Pero masaya yung, na ako ron. Mas maganda pa rin pakinggan at makita yung best actor. Ano ba yung prueba mo na yung kapatid nga ng Pangulo daw ang nangampanya para manalo itong iyong katunggali para sa parangal na best actor? Ah, nababasa ko lang naman sa diary yun. Mm-hmm. Napapakinggan sa radyo, sa TV, sa Twitter lalo, na merong binanggit ang kapatid ng Pangulo na magwala ka kapag ikay natalong best actor, may tataya ko buong pamilya ko, panalo ka. Yun ang mga nababasa natin. Ako naman, malaki respeto ko kay Dingdong Dantes. Mm-hmm. Isa siyang outstanding na leader ng mga kabataan ni Pangulong Pinoy. Mm-hmm. Isang magaling na artista sa, ng kanyang generasyon. Mm-hmm. Naniniwala ako that he deserves the award more than I do. Ito, ako naman, sanay tayo sa matalo-manalo. Mm-hmm. Matagal na tayong artista. Mm-hmm. Ako yung maasa, baka sa 7 darating na award-giving bodies pa, andyan ang Urian. Mm-hmm. Mas mataas ang Urian sa MMF Festival Awards Night. Mm-hmm. Andyan ang FAMAS. Mas marami kayong kalaban doon, Gop, sa Urian. Yung hindi, Gop. Madami tayong pagkakataon pa dito sa lokal at saka sa ibang bansa. Anong masasabi niyo sa indie na lumalabas ngayon? Eh, ako yung nakaawa sa indie film kasi kulang sa budget. Kalimitan, 500,000 hanggang 2 million lang ang budget ng indie film. Mas maganda kung may budget, pang Hollywood o kaya pang Bollywood, mas mapapaganda ang pelikula. Pero ang mga indie films nakikita ko, mahuhusay yung mga director, mga artista, new set of new wave directors and actors. Pero okay lang ba si Gob, yung nakatitig lang sa malayo ng matagal, mga ganun, ng 10 minuto? Parang antokin na tayo, no? Parang malalalim ang mga indie films. Malalalim nga, Gob. Maraming simbolism. Simbolic ng iba't ibang emosyon. Pero makahusay na. Gop, sa tingin nyo, bakit nawala yung action na? No? Nagsawa ang mga tao. Kasi, alam mo, anong panahon namin ni Robin? Ako, gumagawa ako 30 to 40 pictures a year. Correct. Nagsawa ang tao eh. Nagsawa ang tao. Pare-pareho istorya. Ang bida, inaapi. Tapos gagante. Gagante. Mananalo. Tapos paghahalikan kasama leading lady. Yan. Ay, isa lang ano eh, isa lang ang tema lagi. No? Oo. Kaya dapat ngayon ang gawin natin stylized. Hollywoodish na. Dapat gawin natin. Yun ang ginawa namin sa Asus Salon.
bukod kay Carla Avellana, naging si Ate Gay maging leading lady mo sa Aguinaldo, no? Sino ba yung mga gusto mong makatambal ba ng mga artista? Malamang makasama ko rin si Judy Ann Santos dito sa El Presidente. Mas marami magagaling. Andiyan si Isa Calzado, si Isen Yusa, di ba? Solen. Sinong gumanap-gob na, ano, na Bonifacio? Si Robin Padilla. Pwede yun. Nakita din ba dito pinatay si, ano? Papakita namin. Si Bonifacio. At ida-justify namin yung apat na issue tungkol kay Aguinaldo. Kasi maraming issue sa buhay niya. At ito ay tiniis niya hanggang namatay siya sa edad na 95 years old. Tiniis niya yung apat na issue. Una yung Terrorist Convention. Yung nagkadayaan sa eleksyon, yung siya nanalo at na mukhang nadaya si Bonifacio. Pangalawa, yung Treaty of Paris, kung saan naibenta yung Pilipinas for 800,000. Pangatlo, yung assassination ni Andres Bonifacio. At pang-apat, yung assassination ni General Antonio Luna. So, ipapaliwanag namin yung mga issues na ito sa unang pelikula ng unang presidente ng Pilipinas. Bigat yung kay Antonio Luna, yung pinagtataga, di ba? Sa kabanatuan. Eh naman kasi mura-mura yan at patong-patukan may sundalo. Hindi ka ba naman na ano? Konyo, yun ang konyo. Konyo yun, Suplado. Boss. Oo. Aral sa Espanya. At tama-tama, lunatic, may mga gano'n nga sila eh. Eh, sana ma-endorso ng DepEd sa kanang check. Para mapanood ng elementary level, preschool, high school at college level. Pero Gov, itong mga, alam mo, mga historical biopics, medyo mahirap talaga ibenta eh. Hindi, meron din tayong crowd niyan, yung intelligent crowd. Tingin ko, Gov. Parang Michelle Sidapitan. Gusto nila yung, maghahanap sila ng gano'n eh. Gov, mahilig ka sa mga gangster movies, ano? Sa totoong buhay ba, ano yung pinakamalalang nagawa mo na matatawag mong brush with the law? Hindi, noong kabataan ko, tayo kasi nagtuturo ng martial arts noong araw. Nagtuturo ng martial arts? Sama tayo sa Yauyan Footboxing, isang underground martial arts sport. Wala pa yung blood sport na yun noong araw. Meron na kaming Yauyan. May gym kami noong araw sa Maynila. Sa Quiapo. At kasama namin si Master Nap Fernandez. Ngayon, marami kaming tinitrain para lumaban sa URCC, ang local counterpart ng UFC. Pero nung kabataan ko, madalas din akong mapaaway at hindi naman nahuhuli. Kaya mabilis ako tumakbo. Anong yaw yan, Gov? Sayaw ng kamataya. Filipino martial art. Ang galaw ng kamay at paa base sa kilos at galaw ng arnis. Hanggang ngayon, Gov, nagpa-practice pa rin ba kayo ng yaw yan? Once a week na namin. Wala ng oras. Grabing puyat sa trabaho. Kaya dun sa susunod kong pelikula, itong Helsing, isang video game, kalaban ko ng iba't ibang klaseng vampira. Papakita natin ang galing natin sa martial arts. Matindi yan, ha? Pero may, sana eh, ganun pa rin, Gov. Yan ang trademark, eh. Meron yan. Meron yan, Alam niyo ba yung term na bayaw, Gov? Bayaw. Bayaw. Kapatid ng asawa. Pwedeng iangat sa ibang antas yan, eh. Bayaw. Kunyari, si Piolo Pascual, hindi yun bayaw. Ikaw, tunay na bayaw ka. Mga bayaw na artista sila, John Regala. Baron Geisler, mga bayaw yan. Panitika ng bayaw ay dividendaso. Ang bayaw, umuorder ng extra rice. Action film ang pinapanood. Hindi love story. Parang ganun yung ano. Ibang breed. Yung bayaw, hindi magpapakahirap sa gym na magkaroon ng six-pack. Kasi wala siyang pakialam, eh. Kasi bayaw siya. Astig, maangas. Ganon, Gov. Sa pananaw ng marami, Gov, isa kang tunay na bayaw. 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 Ano spelling ng bayaw? Ganon pa rin. Bayaw. Mga kapatid, maraming salamat ulit. Governor E.R. Ejercito, a.k.a. George Estregan with a J. Ayan, sana may natutunan kayo mula sa tunay na bayaw, a.k.a. Asyong Salonga, nag-iisa. Nakita na ko din. Muli, magkita-kita tayo next week, mga bayaw, ha? Diyan lang kayo. Mga bayaw, welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Ngayong gabi, wala tayong ituturong halo sa inyo, kundi tuturuan namin kayo kung paano maging sibilisado sa harap ng hapag-inuman. Gusto mong kanin dyan? Rule number one, huwag uulamin ang pulutan. Huy! Okay na ba? Taka. Oh, cheers. Oh, ano yan? Ano yan, ha? Rule number two, wag na wag mandadaya sa tagay. Ha? Isimple ka pa, ha? Akin ba yan? Kita ako yun, dinada mo sa kwento. Kala ka makakalusot yun. Saraya ka! Chicks mo! Rule number three, wag na wag dadalhin sa hapag-inuman ang iyong problema. In short, wag na wag mag-imo. Ako lang gana na mong binom, pare. Uwi na kaya ako. Ibigan mo ba to? Sinama lang yan ng ano eh. Ipat mo!
Bigay mo lang dito sa anak ko yan! Ang galing talaga ng nilala ko kagabi! Sino? Ay, mas magaling ang nilala ko eh! Ay, yung ipag ko? Hindi wala yung wala yung ipag ko! Hindi, tinga-tinga muna makinig ka! Hindi wala! Rule number 4! Huwag magkaroon ng monopolya sa kwentuhan. Rule number 5, ang alak nilalagay sa tiyan at hindi sa isipan. Ano? Eh, kahalo ka na airpads ko eh. Sino kong usap mo ngayon? Ang ilang pagkabahin yun. Wala na nga kayo dyan. Oh, ano? 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 Ano?